Hey guys, welcome back to another POB, and for today's video, we are going to shoot here at Lucinda Campus. Ito po yung, I think, third yan, campus of Tarlac State University. And as far as I know, meron po tayong 6 courses dito sa Lucinda Campus, which is unang-una itong CCJE, which is the College of Criminal Justice and Education dito sa left side natin. And sa right side natin, this is actually the College of Teacher Education. And then meron tayong pangatlong courses dito, which is yung tinatawag nating nursing. Pang-apat will be the BA. Pang-lima is yung food tech. And then yung pang-anim natin, yung HRM. So again, ang ating camera na gagamitin is still Canon M50 with 70-300mm Tamron lens. And we are going to show you once again yung story around here. And kung mapapansin nyo, mas marami pong students dito compare to the previous yan, previous campus shoot natin doon po sa main campus sa Tarlac State University. So let's go guys. Kung hindi nyo po napapanood ang ating previous video, no, paki-check na lang po yung description down below and you will be able to watch our videos there. Okay, so let's start na. So pag-shoot natin ngayong aras na to, okay, so itong sa left side natin makikita nyo, ito po ay grupo ng mga cream. So snapping sila guys. Nagre-request po itong mga nasa taas. Ready, 1, 2. Isa pa po. Ready, 1, 2. Isa pa. 1, 2. Okay na. Puntahan pala natin yung tropa nating sepak takraw dito. Sana nandito siya, no? And hopefully makita natin yung tropa natin. And it's been a long time since nakita natin yung tropa natin na yun. Ito nga yung tropa natin. Busy-busy siya, oh. Di namamansin, oh. Tapos na. Ulit, ah. Okay lang, kuya. Ayos kita, ah. Kamusta? Matatapos yun, ah. Kumain ka na, kuya? Kakain ko lang. Alright guys, let's continue our campus photography ngayon dito sa Lucinda. And kinausap lang natin yung tropa natin, no? We just make time, our quality time with our friend. And right now, medyo natigil na yung nagbabasketball dito kanina ng mga criminology. And naubos na rin yung mga criminology na naka-formation dito kanina. Pero eto, since may mga eduk tayo na nakikitang naglalakad sa gitna ng field, let's try to take a photo of them. And gamitin nating foreground or frame itong mga halaman sa harapan ko. Hopefully, di tayo makita rin yung mga to. I think there is an activity, no, dito sa ano, sa gym na to, kaya ang daming students right now. Ang daming student ngayon dito. Okay, ikot tayo and hopefully hindi po maalis yung mga students ngayon. Napakarami, napakarami dito. And here is criminology. Yan. Good. And then yun, nasa gitna ulit ng field, which is mga students ng ano to, ng College of Education. Alright, ito, mga nursing students. Talikod sila bigla. Okay, I really want yung setting ni Kuya na nandun sa malayo. Nag-iisa lang siya, tapos nakaupo sa isang bleachers. Which is, it's too far from where I am. He's actually alone. Okay, etong dalawang naglalakad dito. Let's take a photo of them. Really like si Kuya yung nagsasob na Rubik's Cube. Here in this area, meron tayo nakitang mga students na nandun, nakaupo mismo sa bandang stage. Ay, nakaharap na si Kuya. Si ate. Si ate yung nagpa-pose. Pura natin siya. Inaya lang ni ate magpa-feature. Lakas naman pala, girl. Sana ako.
May nagtanungan tayo, hindi natin kabisado, guys. Eh, eto mga lumalabas sa students, let's take a photo of them. Etong dalawa, tatlo sila. And guys, may meron po nakatambay dun sa may grass and hopefully makuha natin siya na maayos. Ang ganda talaga, oh. Ayan, dito na lang. Antayin natin yung dadaan dito. Ito pa. Okay na. balik tayo sa bandang train. Hindi kasi ako makapunta dun sa may bandang gym, guys. At ang dami, may mga ginagawa sila dun, eh. Okay, ito ang criminology na. Nakatambay at nagsa-cellphone. Or ewan ko anong ginagawa niya. Alright guys, so since we are done recharging and taking a break dahil sobrang init, continue tayo ngayon sa pag-shoot. And ngayon pala, since already 2 PM na po, pupunta tayo sa likod ng EDUC and andun yung mga tropa natin na magte-training ng sepak takraw. Puntahan natin sila and let's take at least some photos of them. Makakita tayo ng mga gandang highlight doon. Ang mga, tawag dito ako, mag-artwheel. Yeah. Let's go guys, ang daming students kaya nag-uuwian and hopefully mamaya, before tayo umuwi, meron pa tayong masakyan na shuttle, no? Di pa kami ka-practice? Si Ayan umuwi, si Brian. Oh, maganda-ganda to, ah. Pwede ba? Pwede bang kunin yan? Baka mamaya masita ako ng coach nila, eh. Hindi na, huwag na! Ito po yung mga ano, from boxing ng TSU, no? Alalaban ng skuwa. And then itong mga tropa natin kanina is yung mga tropa natin na lalaro naman ng sepak takraw. Oh.
tired guys, so kakatapos lang po kasi mag-sparring ng mga nasa boxing kanina. Okay, and right now naman mga sepak takraw naman po ang ating kukunan. Na let's support the team na lalaban sa skuwa. And they're just going to start their game na. Okay, grabe, lulupit na ito lumaro. Alright, there you go guys. They are done in their training. Yan yung mga tropa natin sa sepak takraw. I'm actually tired na guys. I think that's enough. And let's go na. At tara nang umuwi. Samahin nyo ako guys na mag-edit. And let's go na sa ating bahay for outro and realization message natin for today. So yala guys. Bye-bye and thank you so much for watching. Takbo bata, takbo. Mga salitang madalas sinasabi ng matatanda kapag ang bata ay nagkasala. Dahil sigurado na namang may tama, kaya hanggang sa pagtanda ng kabataan ngayon ay nakahiligan ng tumakbo. Sila ay parang atleta na lumalaban para sa medalya. Tumatakbo ng walang humpay kahit pagod na, kahit na halos di na makahinga. Tumatakbo sila sa bigat ng problema na minsan magulang o pamilya sana ang unang magbibigay ng lakas nila. Pero madalas ay sanhi kung bakit tumatakbo sila. Saan nga ba sila napupunta kapag tumatakbo at napapagod sila? Saan nila hinahanap ang aliw na wala sa kanilang pamilya? Saan sila nagpapahinga? Sa totoo lang kung saan-saan sila napupunta kapag pagod na sila. Una ay sa musika o maaari rin sa kaibigan nila. At ang malungkot ay maaari din sa droga. Pero alam mo kung ano ang mas masakit sa lahat ng pagpipilian? Bukod sa maligaw sila sa pagtakbo sa kawalan, yun ay ang tuluyang tumakbo at maglaho dito sa mundong ginagalawan. Sa madaling salita ay pagsuko dahil sa kapaguran o kasakitan. Kaya mas pinipili nilang tigilan na lang karera para sa kinabukasan. Takbo bata, takbo. Nakakapagod, nakakapagod tumakbo. Kailan ba maaayos lahat ng ito? Kailan ba may makikinig sa hinanaing ko? Kailan ba may makakaunawa sa problema? Kailan ba ako mawawala sa mundong to? Pwede bang ang lahat ng to ay hindi totoo? At sana panaginip lang ang lahat ng to. Takbo bata, takbo. Yan ang hinanaing ng mga kabataan ngayon sa mundo.